So yan, magandang umaga sa inyo mga ma'am sir. So nandito naman tayo, magkwentuhan tayo mga ma'am sir. So lalo na sa mga motorista dyan, no? Shout out nga pala sa inyo. Guys, so andito tayo para linisin yung chain ng motorsiklo natin. So problema natin yung maraming grease or dumi yung ating kadena ng motor. So pag-usapan natin yan dito mga ma'am sir. May tuturo tayong bagong DIY degreaser. So bago yan ay mag-intro muna tayo at ating simulan yung DIY natin. So yan, nandito na tayo sa ating munting laboratory na gagagawa lang natin kahapon, no. So yan. So pag-usapan natin yung degreaser mga ma'am sir. So may mga degreaser naman tayo na nabibili diyan is 150 pesos sa Lazada. So plus 50 pesos is 200 pesos, so napaka-costing ng ating mga degreaser. So ito is gagawa lang tayo ng DIY degreaser para sa ating mga sprocket or engine or dun sa kadena ng ating motor na madumi. So maraming grease. So yan, problema natin yung maraming grease. So ito yung mga sangkap natin na mga ma'am sir. So yung dishwashing, yan yung baking soda. So yung number one sa lahat, no. Baking soda, yung vinegar, at tapos yung water, yung tubig. So mga ma'am sir, so yung baking soda, ito yung sodium bicarbonate or sodium hydroxide, na ito ay gawa sa asin, no mga ma'am sir. So yung baking soda, isa rin ito sa ingredients ng soft drinks. So gamit ito sa bahay o lang sa kusina, makikita nyo to. So bilang DIY, so gagawa tayo para mas makatipid tayo sa hindi na tayo bumili ng mga degreaser dyan sa mga sa tindahan, no? Yung mga branded. So ito gagawa lang tayo, magdi-DIY tayo. Itong vinegar, so antioxidant ito, na siya yung mag-o-oxidant sa grease. So ito yung nag-o-oxidant sa grease yung after naman ito yung Max Glow. So yan, nasabi ko na yung brand niya. So yung dishwashing liquid. So yung dishwashing liquid yan, ito yung sodium bicarbonate, no. So yan guys, so yan, sodium bicarbonate yung dishwashing. So yan sa sangkap na gagawin natin DIY degreaser. So yan guys. So balikan natin itong vinegar, no, yung antioxidant. So ito yung nag-oxidant sa grease. So siya yung nagpapalambot ng grease natin, yung mga lalo na sa mga singit-singit, no, ng ating chain. So yan ma'am sir, umpisa na natin yung paggawa ng ating DIY degreaser. So napakatipid nito mga ma'am sir, no. Makikita lang kasi natin ito sa kusina. So lalo na yung mga nagamit na or yung malapit nang ma-expire na baking soda. So yan, no. Unang-una nating ilalagay yung baking soda natin, siguro mga 200 gram. Pwede na siguro, or 100 gram. So bawal nga palang buksan ito, bawal pasingawin itong baking soda natin, kasi kapag nahanginan ito or na-expose sa hangin at wala siyang takip or wala siyang sealed, so maaaring manigas ito, no, kasi baking soda ito mga ma'am sir. So yan, maglagay lang tayo ng
200 gram sa ating lagayan na ginawa rin natin, pinutol natin yung galon. So, yan. So, yan. After nito mga ma'am sir, no, lagyan natin siya ng vinegar. So, yung vinegar yung antioxidant natin na kapag pinaghalo natin yung vinegar at saka yung baking soda, ito ay mag-react. So, mag-create siya ng carbon dioxide. So, yan. No. So, dahil yung vinegar ay acid, din pagsamahin natin ng carbon na sodium bicarbonate, so magre-react siya ng carbon dioxide. So, halu-haluin lang natin ito mga ma'am sir para at least maglahok yung suka at saka yung ating baking soda. After naman nito mga ma'am sir ay ilagay natin yung dishwashing liquid. So, yung dishwashing liquid, maglagay lang tayo ng mga 4 cups, no? Siguro pwede na ito. So, talaga namang napakatipid nitong DIY degreaser natin. So, hindi na kailangan dito ng ano, no? Ibang ingredients. So, apat na ingredients lang yan. Yung water, dishwashing, baking soda, tapos yung vinegar. So, yung dishwashing, so yung makapagtanggal ng amoy acid, no? Amoy suka. So, amoy maasim. So, maleles niya yung odor nung suka. At the same time, siya yung magbibigay ng bula sa ating DIY degreaser. So, yan. Ang mag-add lang tayo ng mga 300 ml na tubig or water. So, haluhuli lang natin mga ma'am sir, no? Hanggang sa ma-dissolve siya, magsama-sama yung ingredients niya. Yan. Haluin lang, haluin. So, yan. Wow! Ganda. So, yan. May bula-bula na, mga ma'am, sir. So, haluin lang natin. Haluin. Yan. So, after nyan, mga ma'am, sir, ilagay natin siya sa isang spray mist. So, yan. Pinag-tanggalan na pinag-ubusan ng perfume. So, dyan natin siya ilalagay. Para ito ay spray natin sa kadena ng ating motor na may grease. So, yan. Tara, guys, sa ating motor. So, yung makikita nyo, mapapansin nyo, yan. Makikita nyo na madumi. Yan. May kalakalawang pa siya. So, may mga grease din yan sa lalo na sa mga singit-singit nung sprocket niya at saka yung plato at the same time kasama yung hub ng ating gulong. So, spray lang natin siya, guys. And then, siguro after 3 minutes, i-brush natin siya gamit yung toothbrush. So, yan. Spray lang, spray. So, yan. Spray lang natin siya, mga ma'am sir. So, habang nag-spray tayo, mag-paro-paro-G muna tayo. Paro-paro-G. 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 Tap. Paro-paro-G. So, yan mga ma'am sir. After natin na ma-spray yan ng degreaser, ay atin naman siyang toothbrush yan or brush. Gamit yung toothbrush na hindi na ginagamit. So, talaga namang napakatipid ng ating paggawa ng DIY degreaser dahil yung mga sangkap nito is nasa loob lang ng ating kusina. So, hindi na tayo para gumastos pa. So, yun yung sinasabi natin na kapag bumili tayo ng mga branded na degreaser is napaka-costing, no? So, magkano yung 500 ml na degreaser is 150 plus shipping fee pa is 200. So, itong DIY degreaser natin, hindi na tayo gagastos dito ng mga 100, no? Or 50 pesos. Okay na. Siguro dito maubos yung 50 pesos. Diyan lang sa loob ng kusina natin, mga ma'am sir. So, yung dishwashing, baking soda, vinegar, suka, and then yung water. So, yan. Brush-brushin lang natin, mga ma'am sir. Hanggang sa lumambot yung dumi niya.
So yan, brush lang. Tayo nating mamaya isbabalawan natin na ito ng tubig para makita natin na yung resulta ng ating ginawang DIY degrease. So ito nga palang motor natin mga ma'am sir, is na-stuck na siya, no. Minsan ko lang kasi ito ginagamit, no. 1 month, 2 beses ko lang siya ginagamit. So, kapag uuwi lang ako ng probinsya, tsaka ako lang ito ginagamit mga ma'am sir. So 2011 nga pala itong model ng motor natin, no. Kung makapansin nyo, pero yan, gumagana pa, rumaandar pa. So after nito, susunod natin linisan siguro yung engine niya sa harapan, yung mula carburetor and then dun sa may engine niya. So marumi na rin yun. So kailangan natin na siguro i-degrease. So yan mga ma'am sir, no. Napaka dumi yung ano, singit-singit niya, no. So kaibahan lang dito, no, sa kung ordinaryong sabon lang yung gagamitin nyo dito. So hindi siya matatanggal ng basta-bastang ganyan, no, na hindi nawala tong sangkap nung ginawa natin DIY, no. Kung sabon, hindi siya basta-basta matatanggal. So itong degreaser kasi nakapagpalambot siya ng lupa o mga dumi-dumi or grasa na luma na, no. So yung mga grasa na dumikit sa ano, nanigas dun sa bracket natin mga ma'am sir. So yan. So yan, no. Wow. Napaka linis na, no. Yan. Hugasan natin ng tubig. Wow. Linis na mga ma'am sir, no. Di ba? Napaka epektibo ng ginawa nating DIY degreaser. So napaka sulit. Sulit na sulit yung budget natin dyan. So andyan lang sa loob ng kusina yung mga ingredients natin na ginawa para sa ating DIY degreaser. Wow, talaga namang napakalinis, no. So yan, yung hindi ko na tanggal na dumi dati, nalinis ko lang ng sabon, hindi siya matanggal. So nung ginamitan natin siya ng DIY degreaser, is talagang napakalinis. Wow. Linis na siya. So so yan mga ma'am sir, no, kung nagustuhan yung DIY degreaser natin, so paki-subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga susunod pang video. Bye-bye!